Mayo 23 taong 2017, araw ng sumiklab ang isang masalimuot na digmaan sa siyudad ng Marawi na sanhi ng maling paniniwala at ideolohiya ng mga taong pilit ipabagsak ang ating hukbong sandatahan at mismong pamahalaan. Ang naturang bakbakan ay tumagal ng humigit-kumulang 5 buwan kung saan umukit ito ng iba't ibang kwento ng kabayanihan sa ating mga kasundaluhan. Isa sa mga pinakatumatak na kwento ay ang naging kagitingan at buwis buhay kabayanihan ni Private First Class Dan Ryan Bayot kung saan porsigido nitong sinakripisyo ang sarili para sa kanyang mga kasamahan. Naging isa laban sa lahat ang sitwasyon ni Ryan Bayot nang ito'y magsilbing panangga para lamang maligtas ang kanyang mga kabaro. Bagay na inihabilin pa nito ang katagang bombahin na lamang ang kanyang lokasyon kung sakaling wala ng pag-asang masalba pa ito. Kaya ngayon ay tatalakayin natin ang kabayanihang kwento ni Private First Class Dan Ryan Bayot at kung paano nga ba kabrutal ang ginawa sa kanya ng mga maote group bago binawian ng buhay. Private First Class Dan Ryan Bayot, ipinanganak noong 1993 sa bayan ng Ipil, probinsya ng Zamboanga, Sibugay. Nagmula si Ryan Bayot sa pamilya ng mga matatapang kung saan kilala rin ang mismong ama nitong si Sergeant Larry Bayot. At nang dahil nga sa impluensya ng kanyang ama, kaagad ring sinundan ni Ryan ang yapak mismo kung saan hangad nitong maging sundalo upang maglingkod sa bayan. At kalaunan nga'y tuloy nang naging ganap na sundalo si Ryan Bayot kung saan sa edad na 24 na italaga ito sa detachment ng Army's 51st Infantry Battalion na matatagpuan sa Barangay Lilod, Marawi City. Ngunit sa di inaasahan ng dahil sa naturang salungatan ng gobyerno at ng iilang mga grupong may kakaiba at maling ideolohiya, humantong ito sa isang madugong sagupaan. Mayo 23 taong 2017, araw ng sumiklab ang madugong bakbakan sa siyudad ng Marawi laban sa mga teroristang maote group. Sa unang araw ng labanan ay talagang nakakabigla ang agarang pagkontrola ng mga kalaban sa lugar kung kaya't dito na kaagad rumisponde ang ibang militar kung saan isa nga ang pangkat ni Ryan Bayot sa mga unang naitalaga sa bakbakan sa Marawi. Ang naturang pangkat ni Ryan Bayot ay ang unang naatasan na rumisponde at magbigay ng karagdagang siguridad sa mismong lokasyon kung saan naroroon ang mismong tahanan ng alkalde ng syudad. Ngunit sa mismong pagbaybay ng pangkat ni Ryan patungo sa nasasabing lokasyon, panandalian na munang huminto ang pangkat, ito'y upang magbasid at pakiramdaman ang sitwasyon ng paligid. Ngunit sa di inaasahan, kontrolado na pala ng nasa humigit-kumulang 1,000 bilang ng mga kalaban ang halos buong lugar. Bagay na siyang di inaasahan ng ating mga kasundaluhan. At ilang minuto lamang ang lumipas, ang tila ba nakakabinging katahimikan ay kaagad na palitan ng mga umalingaw-ngaw na pagsabog at sandamakmak na bala na galing sa di malamang direksyon. Bagay na siyang ikinagulat ng pangkat ni Ryan ang mismong pangyayari na sa mga puntong iyon ay naging pahirapan din ang pag-counter ng mga kasundaluhan sa kadahilanang wala silang ideya kung saan nga bang lokasyon naroroon ang mga kalaban. At ilang minuto ang lumipas kasabay ng paghupa ng putukan, kaagad na lamang tumambad sa kanilang harapan ang 5 nilang kasamahan na may tama na ng bala sa katawan at ang masakit pa ay wala ng buhay ang mga ito. Makikita na rin sa mga puntong iyon na may mga tama na ng bala ang natitira pang 3 kasamahan ni Ryan maliban na lamang sa kanya na maswerteng hindi natamaan. At nang dahil nga't dihado na sila sa mga puntong iyon, dito na kaagad nagdesisyon ang kanyang mga natitirang kasamahan na umatras na lamang. Ngunit ang isa sa kanilang pinoproblema ay kung sabay silang aatras ay tsak malalagas lang din sila pag walang mag-cover fire habang gagawin nila ito.
Kung kaya't dito na naglakas loob na inako ni Ryan Bayot ang kabayanihang ito kung saan boluntaryo siyang nagpaiwan sa lokasyon at magsilbing cover habang tatakas palayo sa lugar ang kanyang mga natirang kasamahan. Dito na kinuha ni Ryan Bayot ang lahat ng armas at mga bala upang ito'y gagamitin niya bilang cover fire. At dito na nga niratrat ni Ryan ang inaasahang lokasyon ng kalaban kasabay ng unti-unting pagtakas palayo ng kanyang tatlong kasamahan. At sa mismong eksena, walang swerte pa rin tinamaan ng isang kabaro nila na kaagad binawian ng buhay habang maswerteng nakalayo naman ang dalawa pa nitong kasamahan hanggang ito'y tuluyang na-rescue ng ibang mga kasundaluhan. Ngunit ang masaklap ay hindi na nga tuluyang nakasunod pa si Ryan Bayot kung saan napapalibutan na ito ng mga kalaban. Bagay na lakas loob pa rin itong ginampanan ang sinumpaang trabaho kung saan wala sa bukabularyo nito ang umatras bagkos nakipagsabayan pa ito ng putukan sa kanyang mga kalaban at humingi pa nga ng reinforcement sa lokasyon na kanyang kinaroroonan. Ngunit sa kahilingan ni Ryan na mabigyan ng reinforcement, tila ba naging malabo na ito kung saan lumipas na ang halos isang oras ay wala pa ring reinforcement na dumating. Hanggang kalaunan ngay napag-alaman na lamang ni Ryan sa pamamagitan ng radio communication na mismong mga kasamahan niyang sundalo ay talagang pahirapan ng pasukin ang kinaroroonan niya nang dahil nga't kontrolado na ang lugar ng nasa halos 1,000 bilang ng mga kalaban. At nang dahil nga't malabo na ang tsansang maisalba pa ni Ryan ang kanyang buhay sa kadila ng parami na ng parami ang kalaban at unti-unti na rin siyang nauubusan ng bala, bagay na siyang desperado na ito kung saan isang tawag sa radio ang gumulat sa kanyang mga kasamahan ng lakas loob ng sinabi ni Ryan sa kanyang mismong commanding officer ang katagang, "Bombahin na lamang ninyo ang lokasyon ko, sir." Bagay na ito na rin ang huling komunikasyon ni Ryan sa kanyang mga kasamahan. Parang reinforce, puno lang reinforce, sir. Sabi niya, fire in location, sir. Ito na lang coordinate ko, sir. Sabi ng mga kapatid niya, takbo na yan, takbo na yan. Sabi niya, hindi ako magtakbo, patay o buhay. Ngunit lakas loob mang hiniling ni Ryan Bayot na bombahin na lamang ang kanyang lokasyon, bagay na hindi ito tinugunan ng kanyang mismong commanding officer. Hanggang lumipas nga ang halos 4 na araw mula nang mangyari ang nakakapanlumong eksena, May 28 ng parehong taon, sa pagtutulungan ng militar ay tuluyan na nga nilang napasok ang lokasyon na kinaroroonan ni Ryan Bayot at mga kasamahan. Bagay na dito na nga tumambad sa kanila ang 7 katawan ng mga sundalong wala ng buhay at isa nga dito si Private First Class Ryan Bayot na makikitang wala ni isang tama ng bala sa katawan bagkos makikitang halos madiform na ang mukha nito na parabang pinag-uuntog sa pader. Bagay na pinahirapan at brutal ang pamamaraan sa pagpaslang kung saan ginilitan ng mga kalaban ang naturang liig nito. Isa sa mga gumawa ng retrieval operation ay ang naturang ama ni Ryan Bayot na si Sergeant Larry Bayot kung saan mismong ang ama nito ay napahiling, bagay na naiintindihan nga niya mismo kung gaano nga ba kahirap ang dinanas ng kanyang anak at mga kasamahan at kung bakit rin naging pahirapan nga ang naturang pagtangkang reinforcement. Bagamat nakakadurog damdamin man ang nakita ng isang ama sa naging karanasan ng anak, bagay na mas pinilit pa rin ni Sergeant Larry Bayot ang katapangan ng isang tunay na sundalo kung saan ipinagmamalaki pa nito ang kabayanihang nagawa ng kanyang anak. At nang dahil nga't sa kabayanihang kwento ni Private First Class Ryan Bayot, Hunyo 2 ng parehong taon ay kaagad na tumungo sa mismong lamay sinuoy Pangulong Duterte upang personal na mag-abot ng pakikiramay sa mga naiwang pamilya. Binigyan na rin ni Pangulong Duterte ang ama ni Ryan Bayot ng isang posthumous medal na palatandaan ng kabayanihang inukit ng kanyang anak. Personal na ring inabot ni Duterte ang naturang cash assistance sa pamilya na nagkakahalaga ng 250,000 pesos at ang mismong tulong sa pag-aaral ng mga naiwang kapatid ni Ryan. Ang kwento ni Private First Class Ryan Bayot ay isa lamang sa napakaraming storya ng kabayanihan sa ating kasaysayan pagdating sa pakikipaglaban para sa bayan. Bagay na talagang walang katumbas na respeto at papuri ang dapat na sa kanila'y ialay. Ika nga na mas mabuti pang mamatay sa digmaan kaysa tanggapin ang pamumuno ng mga dayuhan. I hereby declare Marawi City
liberated from the terrorist influence that marks the beginning of rehabilitation of the people.